Kasalanan namin, bakit kinunong nyo kami? Wala bang bildo? Mga bilanggo po. Bilanggo po.
gusali ay bumit sa isang istruktura. Kumakatawag ito ng mga amana ng ating sibilisasyon. Maraming bagay ang pinamamalaki ng ating lalawigan. Kasama dito ang pangangahang tao, ang ating mayaman na kultura at kasaysayan, at marami kang iba. Isa sa mga icons na sumasagisag sa ating minamahal na lalawigan ay ang ating Kapitolyo. Ang salitang Kapitolyo ay nagmula sa salitang Latin na caput, na nangangahulugang ulo. Ang ating Kapitolyo ay nagsisilbing simbolo ng ating lalawigan at sentro ng pamamahala. Ang arkitektura ng Kapitolyo ng ating probinsya ay dinisenyo ng Architect William Parsons sa ilalim ng pangangasiwa ni Architect Ralph Carrington Duane noong 1918 sa panahon ng kolonisasyon ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang arkitektura ng Kapitolyo ng ating probinsya ay batay sa neoclassical na disenyo at paghahalo ng mga disenyo ng Griego at Europeo. May column portico sa harap nito. Ito ay may pedemang sumusuporta sa Commonwealth Seal ng Pilipinas at ang simbolo ng American Eagle. Ang likod naman nito ay may isang paikot na portico. Nakikilala ang Kapitolyo dahil sa napaka-formalisadong katangian, istruktura at dekorasyon nito. Ang gusaling ito ay nakaangat upang ang kagandahan ng proporsyon nito at ang epekto ng ilaw sa ibabaw nito ay maaaring makita sa lahat ng aking. Sa panloob ng pader, makikita natin ang ilang recess na bahagi gamit ang mga pader Griego alfoba at drawing boards na kisame. Ang ating Kapitolyo ay itinuturing na isa sa mga pinakamagandang Kapitolyo sa Pilipinas. Matatagpuan sa malawak na pasilyo ang provincial seal na gawa sa kanto. Matatagpuan din ang glass sa chandelier na nagbibigay liwanag sa pasilyo tuwing gabi. Ang grand spiral staircases naman ay kumukonekta sa opisina ng gobernador, opisina ng vice-gobernador at sa session hall. Ang kapital sa pagkat dito makatagpuan ang kasarihan.
511,942 pesos. At mula noon, ang magandang kapitulyo ay punong sentro ng pamahalaan sa buong kalabigan ng Pangasinan. Ang pagbubunong sa pananakot ng mga Pines ng World War II ay nagdulot ng matinding pinsala sa kapitulyo. Sa pamamagitan ng Philippine Rehabilitation Act, ang pamahalaan ng Estados Unidos ay nag-abot ng tulong sa pamahalang lalawigan sa lalim ng gubernador ng Pagkakansa sa muling pagtatayo ng mga nasirang gusali kabilang na ang Kapitolyo. Sa taong 2006 naman, nailagpala ang restoration works ng Kapitolyo na sinimulan sa tulong ng restoration architect na si Luis Mata. Sa pagsapit ng 2007, ang Kapitolyo ay nagkaroon ng mas malaking rehabilitasyon sa pamumuno ni Governor Amado T. Esquivel Jr. Noong 2006, pinahayag bilang isa sa eight architectural treasures of the Philippines ang Kapitolyo ng Pangasinan. Pinahayag ito ng Filipino Heritage Festival, isang grantee ng National Commission for Culture and the Arts. Ito ang natatanging architectural treasure of the Philippines sa labas ng Metro Manila. Sa layuning mapanatili at mapangalagaan ang makasaysayan at pangkulturang kalagahan ito, ang provincial government ng Pangasinan ay nagnais na ipapayag sa pamamagitan ng National Historical Commission of the Philippines ang provincial capital building bilang isang national historical landmark. Ipinagmamalaki ng lalawigan ang ating magandang Kapitolyo at ang pangbihirang pamamahalan ito. Ang lalawigan ay nakatanggap ng maraming pagkilala at umangki ng titulo number one province sa buong region. Mula naman 1992 hanggang 1995 sa pamamuno ni Governor Adel Arroyan, ngunit kinilang mapabuti ang kabuhayan at mapababa ang kahirapan sa lalawigan. Noong 1995, ang Pangasinan sa unang pagkakataon ay nag-close ng kalahong tatbansa. Udyat din ito ng mas marami pang pandansang kaganapan sa lalawigan. Nag-hay naman ng iba't ibang reforma, Gobernador Oscar Orbos sa programang pang-agrikultura, infrastruktura, pabahay, pangkapayapaan, trabaho at pangkalakalan. Inagto na naman ang pansin ni Gobernador Atrayani ang mga programa para sa magsasaka tulad ng mga terminal irrigation facilities, paglunsan ng hybrid rice program, at ng grains marketing assistance program. Kasunod ang mahabang termino pinagkatiwala kay Governor Amado T. Esquivel Jr. simula 2007, higit pang kinalakas at kinalaki ang mga programa sa infrastruktura, agrikultura, turismo, kalusugan, pangangalaga sa kalikasan, kultura at kapayapaan. Masidhing isinakatuparan ang layunin upang gawing number one ang Pangasinan sa lahat ng larangan. Sa pamumuno naman ngayon ni Governor Amado Boquig I. Espino III. Pinagpatuloy ni Governor Boquig Espino ang 10 Development Trust ng Pangasinan. Mas pinalawig at mas pinaiting pa ang mag-usay ng pamamalakad at mga magagandang programang sinimula ng kanyang ama. Ito ang servisyong tatak SPIN, aksyon agad sa progresong hinahangan. Sa pagdiriwang natin ang ika-isang taang kanilagsaryo ng ating portfolio, ating ipagkalaki hindi lamang ang naturang gusali, tapos ang ating mga nakamit dahil sa malasakit at tunay na pagmamahal sa ating kalabigan na Pangasinan. Ang Kapitolyo ang sumisimbolo sa
sa kagalingan ng Pangasinan, ang bubuntang nating kultura, at sa patuloy na pagiging luwarang probinsya sa buong Pilipinas. Sa mga darating pangkakalahon, ipagpatuloy natin ang excellent public service for a stronger heritage and a stronger Pangasinan. Lots of toys.
Happy New Year to all. From my family to yours.